Are you ready? Stand by. Itong hawak ko ngayon ay isang manlapat rifle. Right? It made of stainless steel and aluminum. I will show you later kung ano yung kagandahan ng rifle na to. Last month, April 2019, yung kaibigan ko ay sabi sa akin na, bro, gusto kong magkaroon ng airgun. Sabi ko, sige, okay. Tapos sabi niya, magkano yung price? Sabi ko, nasa 8,500. Okay. So, we do agreed na pibili niya yung air rifle. Sabi ko, sige, orderin ko na. So, nag-order ako ng air rifle sa isang seller online. And nang naka-okay na yung seller, kailangan ko nang pumunta sa kanya para kunin yung babayad niya. Fortunately, nang sabi ko sa kanya, bro, nakapag-order na ako online sa isang seller online. So, kailangan ng payment kasi sabi ko nga, yung pangalan ko po dito is talagang I will make sure na if I do transaction, talagang if I said deal, talagang deal. Okay, so sabi sa akin, nakaibigan ko na, yun. So, alanganin siya ngayon, wala siyang pera. So, kailangan ko manganap ng pera para makabili ng rifle. Kasi sabi sa kanya, this is the last. Kasi may different kind siya na design. Merong diretso dito, walang ganito. Okay, wala naman siyang ano. Basta para siyang shotgun, pero kaya lang siya nalagay dito sa tangke. Merong design na mahaba, ano. Sabi sa kanya, this is the last na manlapat na order natin. Kasi ubos na yung manlapat, no? It cost like 8,500. Yung isang seller nagbibenta ng 7,500. But because kaubusan na, so as sabi sa kanya, gusto mong maganda yung manlapat, okay, maganda yung review naman lapat in terms of quality and talagang pulido yung pagkagawa ng manlapat. Alright, sabi niya, alanganin siya, so kailangan ko mag-decide. Nag-decision ako na ako na yung bibili. Right, so bigay ko yung pera sa seller, 8,500, medyo mahal siya sa ibang seller, no? Kasi sabi sa seller, walang available na stock, but the price is 7,500 sa kanya. So I need to take this for 8,500 because that's the deal. It's a good deal though. So, yun. After 1 week or more than 1 week, na-receive ko yung unit. Alright guys, this is Dave Lopez from Rifle Hobbies Philippines and welcome sa ating channel. And yun, ang channel ko nito ay ginawa ako para sa mga baguhan. Most of our subscribers dito ay mga baguhan na nagbabalak na pumasok sa gayong larangan or yung mga talagang mahilig na sa gayong larangan but sa katagalan nilagay lang kanilang airgun dun sa cabinet or sa gilid na hindi na nila pinapansin. Okay, they told me na, Sir Dave, thank you. Yun, sabi nga nila, Sir Dave Lopez. So, thank you for calling me, sir. Sa mga subscriber natin, thank you for that. Sabi nila, being grateful na bumabalik yung passion nila sa ganitong larangan. Alright, shout out kay... Nalimutan ko. Sir J. Yan, Sir J. Di tayo nakapag-usap, sobrang busy. Later, after neto, kamusta ako sa'yo. Tapos si Neo from Thailand, nakikipag-shoutout. Tapos sino pa? Si John Kier Nambio, yung 15 years old na kapasok na sa grupo natin, bunso namin. Mark Joseph. Tapos si Nixon Clyde, yun. Masulit natin yung Albert Rodel. Okay? Tapos meron pa si Avel Katindig. Meron pa dito si Glenn Derrick Seraus. Ayun, parating nagsisend sa akin nito mga hunting mga trip niya, no? Every night nagsisend sa akin ng picture. Nasabi ko sa kanya nga,
sana magkalapit tayo, sir. Mga subscribers ko naman eh, mga nag-chat sa akin, sabi ko, sana magkalapit tayo. We are 8,000 plus na, marami tayo mag 10,000. So, abangan natin yun. Pagpasok ng 10,000, ibablast na ni YouTube yung ating mga video sa online. So, wala na pipigil doon. Right? Ayan guys, so, pagkita ko sa inyo, yung, ito, yung ating rifle. Isasayin natin kung anong meron sa kanya. Close up ko lang guys. So, ayun. Before tayo magsimula dito, please subscribe para at least makatanggap kayo ng notification sa mga bagong videos natin gawa. At meron dong notification bell, eh, click nyo rin yun para na may bagong video, manonotify kayo. Alright, join our Facebook group, Rifle Hobbies Philippines. Dahil sa ating Facebook group, doon may mga tanong, pwede kayo magtanong doon. May mga sellers din doon na legit kasi marami mga sellers na gumagawa ng account. Tapos, sobrang mura ng benta nila. Then, ayun. Machuchupi tayo din doon guys. Maraming na nagpo-post sa ating group na naloko sila. May nagpo-post na naloko sila. Alright, so yun, join sa ating group. Tapos kung may link ka mag-receive ng mga chat conversation agad, you can join our chat group in Rifle Hobbies Philippines. Pag ayaw mo naman na ma-notify ka parati ng chat, you can turn off the notification button sa Messenger. Alright guys, so tuloy tayo. Okay, this is Demon Lapat. Later na tong tiksaya, na-explain ko sa inyo. This Demon Lapat, ito ay, I think, this is stainless steel na binalot nila yung sa loob. Kung makita nyo, mayroon dyang brass barrel, 12 grooves. Okay, tapos binalot na itong stainless steel. Okay, meron siyang, next is the aluminum na tagong sight. Okay. Dito din aluminum. Okay, makita nyo. All right. Dito din. Okay. Tapos ito ay stainless steel and aluminum. Or yeah, aluminum. Okay? So, most dito ng parts is stainless steel, then may aluminum sila. Okay. Ang gusto ko to guys, yung pulidong pagkakagawa nila. Kung makita ninyo. Okay? Pulido siya guys. Ayun. Tapos ito, yan ito yung lagayan ng CO2, right? Tapos meron din siyang kasamang extra na nito, parang para sa sling. Ito, ito yung sa barrel ko last time, sa air gun ko na kinuha ko para lagay dito. Okay, tapos ito yung sling ko sa lumang airgun ko. Right? Tapos dito, bolt din siya. Steel yan, steel. Tapos yung kahoy, maganda yung, makita yung mga hibla niya. Yun. So, hindi ko alam kung talagang hibla to ng kahoy or ginawa lang nila. Pero for me, para siyang, yeah, hibla to ng kahoy. Ayun, yung mga ano pa dito. Ayun. Then, dito, rakan. Tapos ito yung lock. Okay. Isa dito na sana pag binayaran ako ng kaibigan ko kasi raming ko sa kanya to. Mag-order ako sa Manlapat ng sa seller kasi hindi ko pa na-contact yung Manlapat ng hammer type kasi ito is bolt action. Ilipat natin. Ito tapos maganda ng hibla niya. Tapos ito ay rubber, hindi siya plastic guys, rubber siya. Okay? Tingnan natin. Yan, rubber siya. Tapos ibabaliktad kong ganun para makita natin yung kabilaan. Hindi siya ganun kabigat. Actually, magaan siya. Okay, magaan siya. Tapos ito. Yan. Ito guys. So, pakita sa inyo. Ito siya. Kailangan mo siyang atakin palabas. Tapos ipush mo. Okay, yun siya. Yan. Aluminum siya. At tayo mo siya palabas. Tapos, pag-push mo siya kanya. Tukak siya. Hindi sabihin, pag dito, may isa kang malinig na click. Okay, hindi natin. Nahin nyo, di ba? Sangkak yun. Ibig sabihin, kanin yung kalakas yung spring niya. Pag gusto nyo sobrang, gusto nyo mas malakas pa dun, click nyo pa. Kaso, kailangan natin. Ah, tigas. Ayun, pangalawang kak yun. Kaya mag-ingat tayo kasi nakakak na siya.
natin i-lock. I-lock natin dito. Ayan. Para na sigurado hindi tayo mag-disgrasya. Right. Then, ayan siya. Ito yung lagayan ng bala sa loob. Okay. Dito, sa mga ibang air rifle ko, like the Crossman gawa sa labas, yung sa loob, pulido yung pagkakano nila, pagkakagawa nila. Okay. Dito, makita ninyo, hindi. Okay. Yun lang. Yung nakita ko, parang sa ibang mga, ano, sa air rifle ko na arms core at yung Crossman, yung sa loob. Okay, pasensya na kasi isang kamay lang gamit natin. Dito, okay, sa loob nito, ito. Okay. Pulido yung pagkagawa niya. Dito, hindi masyado. Okay, yun lang. But the rest, accuracy, nasubukan ko siya in, kasi open sight lang. 15 yards, tama ako guys. So, hindi ko pa lagyan ng scope, pero masubukan natin yung 25 yards pataas kung kamusta yung accuracy niya. But, in terms of quality, yung kulata niya, yung stock niya, maganda. Meron pa siyang ganito para sa grip. Tapos yung pagkaka dito yung pagkakapulido ng pagkagawa. Alright guys, balik ko yung camera para pag-usapan natin. So alright guys, from okay, gusto ko pakita sa inyo. Okay. So from dito sa stock niya. Okay. Tapos dito sa barrel ay wala akong masabi. Okay, kung manlapat, if nanonood kayo nito ng aking antagong video, just send me a chat. If meron kayong mga gawa na mga air rifle na gusto niyo i-promote, just send me a chat na pwede ko siyang hiramin, okay? Para na ma-review natin. But I heard about manlapat and nakita ko na, well, try natin. Okay, kung dinorder yung kaibigan ko, hindi ako nakakapag-air gun. So, yun. Yung hammer type, gusto kong subukan. Okay, why, if you're going to ask me, bakit gusto ko yung stainless steel? Una, yung stainless steel, kasi pag, aluminum, iba yung aluminum, diba? Kanya-kanyang mga hilig naman to. Okay, yung iba hilig nila aluminum. Sa akin, bakit hilig ko yung stainless steel? Dahil, pagdating sa, alam mo yung, if I'm going to store this air gun sa cabinet and after a year, ganito pa rin siya. Okay? Sa moisture, sa hamog, hindi siya kakalawangin. Okay? Wala akong problema. Yun yung gustuhan ko sa mga stainless steel. Maliban na yung mga accuracy and other stuff, no? Ibang usapan na yun. Just, sa akin lang ha, if tatanungin niyo ako bakit gusto ko yung stainless steel, siguro sa corrosion. Okay, tatagal siya. Mas wala akong problema paglagay ko siya sa cabinet. You know, magkita kami ng 5 years. Okay, ganoon pa rin siya. Alright? Pero pagdating sa hunting, kailangan ko siyang lagyan ng tag doon ng camo Real Tree na sticker. Okay, para balutan ko siya. Bihisan ko siyang tawag nga, bihisan dito banda kasi nakaka-distract siya sa mga ihat natin ng mga ibon, okay? O ano diyan ah, tag doon sa mga ano diyan, ang tag doon. Just want to say comment lang na may ginawa akong video about hunting. Ano yung tamang pag-hunt kasi baka maano tayo no. Masilip tayo na I'm promoting hunting. No, I'm always telling you guys, always telling my video. Makita nyo guys, ibang mga videos ko, I don't promote na mag-hunt tayo ng mga wild animals, no. I'm pro-nature. I'm telling na may mga daga kayo sa bahay, sa mga neighbor nyo, you can do that, you can hunt that. No, mayroon palayan, sobrang rami ng mga ibon doon na kumakain ng palay nyo, you can, you know, in your own private land, why not using your rifle? Okay? So, yun. So, ano yun na, diba? Nag-crack ko siya. So, madali naman siyang i-safety, naka-safety siya, diba? Teka. Okay, naka-safety sa kanina. Okay. Unsafety natin siya. Tapos babalik mo lang ganun. Okay. Ayun na. Right? Baka mo nito.
Okay, pull mo siya. Isang crack. Pangalawang crack. Okay? Hawakan mo yung trigger. Pababa mo lang. And you're safe. Okay? Wala siyang lamang bala. Alright, so yun lang yung tungkol sa manlapat. Sabi ko nga, manlapat, if manonood kayo, sir, hindi ko alam yung manlapat if apelyado siya ng tao. But if manonood ka, sir, contact me in my Facebook account, Dave Lopez. And if you can i-review sa akin, yun, i-review ko po sa aking channel. Alright, so I have this manlapat. Gusto ko magkaroon ng iba't ibang klase ng gawa ni manlapat. Okay, from hammer type to PCP or ibang mga design. And I promote this in my channel. Okay, to those who want to buy this, just go, hindi pa ako nagbebenta neto, just go to Facebook, ating Facebook group. Ako po yung admin doon. Air Rifle Hobbies Philippines, join and post. Sabi nyo lang na looking for or want to buy a CO2 air rifle .22 manlapat made. Okay? I-caption yung picture ko, lagay nyo doon. Mga sellers po tayo doon, nagbibenta. And then, tungkol naman dito. Okay? Last video ko, ginawa ko to eh. Tingnan nyo, guys. Tingnan nyo yung video na to na ginawa ko last time. This one is a safe rifle kasi lahat po na-check ko na. Okay, for safety purposes. Susubukan ko siya, mag-fit ko siya dito. Okay? So, ito siya, ilalagay natin dito. Kasi wala, hindi po siya nakabipad. Sign natin. Okay? Ipasok ka. Alright? May problema tayo. Okay? Ayaw niya. So, this one is the arm score and wala rin siyang lamang bala and it's safe, okay? So try to ilagay uli yung ano. Pero nakita ko to guys, parang ano siya. Parang alright. So ito ay binili ko sa isa ding online seller. Nagbenta siya ng tag dito is the Tixai. Ayun. Nag-research ako. Okay, sa video nakita nyo na hindi siya kasha doon sa ano, sa aking airgun na Crossman at Armscore kasi yung tag niya sobrang haba na hindi na pwedeng lagyan ng Tixai. Kaya dito kasi nilagay eh. Engot ng sa ano, wala akong first time kasi. So dito siya nilagay sa ano, sa barrel. Okay. Kukunin ko to. Okay, nabili ko to siya ng 480 kasama na yung isang set na ganito. Tapos okay, may akong biling bala. Okay, may isang seller gibenta 50 pesos lang each. Okay, ito binili ko 60 pesos, 10. Okay lang. Walang problema doon, guys. Pag nakabili kayo ng medyo mahal, huwag niyo nang isipin 'yon. Ang mahalaga, nag-enjoy kayo. Vision natin to kasi wag yung tuon yung sama ng loob kasi mahal mahal yung isa tapos yung isa mura, hindi ganoon. Magtulungan tayo dito kaya masaya ako. Okay, nabili ko siya ng 60 pesos each, tampo sila. Tapos yun lang, pwedeng ilagay ko sa bulsa to, matutuso ako neto. Muli ako ng ganito, may mga luma akong ganito. Okay, so ginawa ko yung tag doon, ay add itong PVC na 1/2. Okay, lagay ko muna sa baba. Tapos, nagyan ko siya ng parang, nakita ko ng mga parts lang, parang takip. Okay, yan. Tapos, dito, nilagay ko yung Tixai. Yung Tixai. Yan. Para na in case na maglakad ako, nilagay ko na siya dito. Okay, walang problema. Tapos takpan ko lang siya ng ganun. Ah, di ba? Kaya maging creative lang tayo. Tapos meron siyang ito eh, sirang ano, nabili kong LED. Okay? Pinaglaro ng anak ko, sira. Kaya meron siyang ganito. Okay? Pwede siyang ilagay sa bawa sa bulsa ng ano ko. Okay. Di ba? Sa bulsa dito. Okay. This is ito siya, ang tawag dito sa research ko is Tanse.
Yung PVC na, I think it is 1.5. Yeah, 1.5. Ang tawag dito is stanse. Ito ay tiksay. Ito siya, yung spear. Ang tawag dito, tiksay. Tapos ito, siyempre, alam natin to, nylon. O, ito ay pang-tali. Diba? Tali. Nylon. Tapos ilalagay dito sa tiksay. Tapos ito ay tanse. Okay? So, ito ay aking sa buhok ko. Pang ano ko sa buhok ko. So, ginagawa ko, nakita ko rin sa iba, nilagay dito. Okay. Yan. Tapos, ilagay natin dito. Pagtapos ka ng mag-hunt. Diba? Ngayon, so mayroon akong ganito, para pag malakad ako, nakalagay na dito, save na. Okay, tapos ito na. Ang kulang ko na lang is yung payong or malaking nylon na kakasya dito. Okay guys ha, nakalock siya. Tapos, walang namang bala. Okay. Pero still, always let your air rifle na may load siya at anytime, puputok siya. So, para maging safe tayo. Yun yung isa sa mga sabi sa akin ni Sir J. And, yun. Ito siya, yung tiksay natin. Kaya gawa ko na isang video paano siya gawin. I'm not an expert guys. Still, natututo ako kasi first time kong bumili ito kasi gusto kong magkaroon mag-fishing. Nakita ko sa mga video kaya gusto ko rin nagawin to na isa sa mga libangan ko. Alright? So ito siya, yung tiksay. Pakita ko sa inyo kung gano'n siya katulis. Okay. Lagyan mo siya dito. Tapos gawin natin to. Lima sila. Okay nga natin ha. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, yung lamesa sa ako guys. Gusto ko na medyo may gas siya kasi it's a working table. Okay, so makita nyo guys, yung tusok. Okay, okay lang yan. Diba? So tumutusok siya, ibig sabihin, huwag natin paglaruan. What I mean is that, an air rifle, yung air rifle kasi guys, pag pellets yung tama niya, okay, didiretso siya kasi, right? Didiretso yung pellets, hindi naman bumabalik yung pellets, right? Eto, pag magkamali ka dito, di ba meron siyang hibla, pakita ko sa inyo, pasok ko lang to. Kaya ginagay ko siya dito, hindi ko siya pwedeng ilagay sa bulsa lang, okay? Right, so eto, paglagay siya dito, meron siyang, di ba, meron siyang nylon. Okay? Ito yung tanse, ito yung tiksay. Pwede ito, pwedeng bumalik siya ito. Okay? Pwedeng bumalik siya ito pag hindi natin alam kung paano siya gabitin. Right? That's why, as Sir Dave, as gumagawa ng video, parating gumagawa ng video about airgun, safety procedure, kasi sa Pilipinas, isa po tayo sa gumagawa nito. I want to make sure na lahat tayong mga Pilipino na safe tayo. Okay? Na alam natin yung safety procedure, yung gagawin ko next time. Siyempre, susubukan ko. Okay? But, ingat. And the same time, aware muna, manood tayo ng mga video para na alam natin. Okay? Aksidente is parati, mangyayari yan. But prevention, para na hindi tayo mapinsala. Alright guys, so ito yung tiksay from Tanse, tiksay, manlapat, air rifle. Bakit binili? Sa kaibigan ko, at sabi sa kanya, pang tiksay to. Kasi it made for tiksay. Kasi hindi siya kakalawangin. Kasi most ng ating tingin ng mga isda is nasa dagat or meron sa natatawag na ilog-dagat. Yung combination ng ilog, yung tabang at yung diba, mag-combination yon if still yung ating barrel, steel yung ganito, kakalawangin siya. That's why, manlapat is good for tiksay. Yan. I know sa mga hunters dyan, you would agree on me. At may mga iba din. Hindi ko lang babagitin kasi wala pa akong air rifle. You know? If you want to make a review, just contact me in my channel. Alright guys, thank you for watching. Thank you so much for being with me. Naghihintay yung mga subscribers ko sa mga videos ko. You know, we have a daytime job. And I'm always eager kahit na
May dumating sa akin na order. Kukunin ko. So, anina, may dumating sa akin na in-order ko. Okay, buksan natin kung ano to, ah. Nabili ko siya ng 400, pero nakuha ko siya ng 560 kasi sa shipment. Aba, na dumating sa akin, yung total na ano niya is 560 sa shipment. Okay, ano na to? Dito. Ito yung tawag ng ganun pag magano tayo mag instead of bipod, ito yung gawin nating stabilizer. Ang tawag dito, nabili ko siya sa Lazada. Okay. Teka. Ito ay sandbag. Okay? Nabili ko siya sa Lazada ng $439 dahil sa shipping fee umabot siya ng $500 plus sa amin papunta dito. Sensor bipod na kinuha ko yung bipod eh. Tinago kasi sira. May mga sira siya. Yun. Pagdating sa akin ng bipod, meron siyang sira dun sa parang gamagang matigas. Kaya nasira siya. So, ayun na. Kaya kinuha ko siya, hindi ko na ginamit at yung papalit ko mas maganda to. Ngayon natin, this is a sandbag, okay? 560. Lagyan ko siya ng sand or yung sa amin, yung parang sa semento, diba? Inalagay natin. Okay? So, ito siya. Lagyan ko dito ng dito. Lagyan ko dito yung sand. Tapos, kuklose kong ganon. Pero, hindi ba lalabas ang ano dito? Hindi naman siguro, no? Tapos, tingnan ko nga dito kung paano siya. Okay. So, ito yung sa taas. Ito yung sa baba. Tama. Okay. Parang dito siya. Ayan. Ito siya. Ilalagay ko dito yung rifle. Tapos, ito ay sa likod. Lagay ito yung sand uli. Lagay ito yung sand. Babalik ko siyang ganon. Ito yung sa likod ng rifle. Okay. Ayan na, hindi malumabas yung sand. Lagay ito siya, di ba? Ito siyang kabila. Okay. Para magano tayo, mag-range tayo. Dito yung sa likod. Tapos, dito na ngayon yung ating welcome. Parang ganun yung labas niya. Diba? Nakasandal siya dito, tapos dito. So, yun na. Yeah? Yun lang. So, mga kabisyo. Butang, lagay mo na dito. Alright, yun lang. So, mga kabisyo. Gusto ko sabihin sa inyo na sabi nga ni Sir Jay, yung Scott, yung mga taong nag-assist sa atin, tumutulong sa atin. Sabi niya, pag bisyo, doon ko na nalaman eh. Okay, pag bisyo, pinupondoan mo yan, gumagastos ka dyan. Kasi, yun yung libangan mo eh. Yun yung hobbies mo, tapos dumating pa, enthusiast ka. Pag sa yung passion talagang, kahit na may trabaho ka, kinukulikot mo yung airgun mo. Kahit na katabi mo, magkatabi kayo matulog. Diba, sa nang bata tayo, diba, yung bike. Ayun, so, ito yung ano natin, yung hobbies na. Gusto ko lang sang sabihin na hobbies o yung passion natin. So, pag gumastos tayo, magating isipin na magastos. Kaya doon tayo natututo eh. Yung videos na to ginawa ko, yung mga videos na ginagawa ko para na yung hindi naman mali, yung mga error ko na ginawa sa pag-i-airgun, parang hindi nyo nagawin. Like for example, yung bipod, di ba? May bipod. Okay? Pag bipod, pag sa field, hindi naman masyadong ginagamit yun. Kaya gumawa ako ng isang video na yung tripod ko, okay? Gagawa ako nun. Tapos na yun eh. Na gawa ako na yon, yung tripod na nilagay ko sa aking airgun. So pwede niyo gawin yon, ipapagawa ko yon, gagawa ko yung video na ganun. Okay, nilagay ko dito yung tripod, tapos may kasi may mga tripod ako dito. O yun na, diba, sa hunting place ka, okay, nakatripod dito, wala, talagang accurate ka nun kasi yung bipod mabababa lang eh. Paano pag yung tinatama mo sa puno naka-tripod ka. Swap. Tapos, mag-order ako na ito next time kung may scope ako na ito. May butas. Na baba. Okay? Para na, ano siya,
Kasi isang ano lang siya, isang lock lang siya dito. Pili ako ng apat para masaya. Diba? Tapos yung scope dito. Para na pag malapitan lang, pag 10 yards, pwede ko siyang silipin dito. Okay? Hindi ko na kailangan na kasi mayroong sirado dito yung most ng aking mount. Okay? So ang takabahad ganito, sir. Sir Dave, ano yan? Design, hindi. Ito siya, inimbento ko lang. Kasi wala tayong pera pambili ng mga ano, pwede gadget. So ginawa ko itong mount, lutasan ko dito, may sira akong sa camera mount, nilagay ko dito. Lagay ko dito yung camera cellphone holder. Tapos lagay ko yung camera ko dito na cellphone para if you go into Duiktiksay, ma-record natin yung pagtama ng bala sa mga isda. Right? So at least makita nyo naman yung ginagawa ko sa field. Yan guys, so medyo mahaba yung video natin kasi alam nyo na na namiso kayo guys. And sabi ko nga sa mga adventure ko, yun yung gagawin natin. Ayun guys, may mga nagtatanong sa mga videos ko. Sir Dave, bakit walang tinatama ang ibon? Kasi alam nyo guys, hindi pa tayo nakapag-usap sa ano, sa mga sa tag doon, sa mga sangay ng ating gobyerno. Para malaman natin yung ano ba yung right namin? Hindi man right, parang ano ba yung privilege namin ng mga native sa lugar? Pinitibo ako dito, yung mga lolo ko dito na. So, alam mo natin, ilang alam ko, kaya walang mga ibon nung tinatamaan kasi baka maano tayo, no? Magbigyan tayo ng warning. Kaya magtatanong muna ako sa kanila. I already messaged them on Facebook, honestly. Nag-message ako sa kanila, hindi pa sila nagre-reply hanggang ngayon. Kasi as bilang ako, no? Ito yung labangan ko. Ako na, hindi ko na ako in lahat kayo. Ako na. Gusto ko malaman para at least sa mga next videos natin, legal tayo. Right? Pero sa isda, walang problema. Makita yung mga videos na tinatamaan natin at yung mga pugo. Kasi marami akong pugo, papakaw lang ko sa wild at doon din tayo maghahan. Personal ko yun eh, sa akin yun. Alright guys, yun muna. This is Dave Lopez on Rifle Hobbies Philippines and do subscribe on our channel. Rifle Hobbies Philippines, yun. So, naagal ako po na makapag-subscribe kayo. And, please like if gusto yung video na to. Alright guys, thank you so much. Please do comments if meron pa tayong dapat improve sa video natin and mahal ko po kayo. Thanks for tuning in and see you soon. Peace out guys. Cheers. Team, follow my command. Get in position and wait.